I can feel it somewhere inside heart. Hi guys! Welcome to my channel. It's Emjin Vlog. And today's video nga pala is sasagutin ko yung mga comment doon sa video na in-upload ko about my house. May nagtatanong kasi doon na magkano na daw yung nagastos ko sa bahay ko at anong sukat ng bahay na pinagawa ko. At anyway, sorry nga pala sa inyo. Hindi po ako nag-reply kasi gusto ko gawin siya ng video. At saka, inintay ko din na marami yung mag-comment na about asking how much I spent my house already and like that. Charot, nag-English na po ko. So, yun. Shout out nga pala kay Judy Di Baguio. Magkano na nagastos mo dyan, ma'am? Judy Di Baguio, huwag mo naman akong tawagin, ma'am. Jane na lang. Tapos, yung nagastos ko sa bahay ko is about 400k na po siya. Yun. Tapos, may isa pa siyang katanungan, sabi niya, lagyan mo ng ano sukat ng bahay mo at magkano na lahat ang nagastos mo. O yun nga, kulang-kulang 400k na siya. Tapos, yung sukat nga pala ng bahay ko is 20 feet by 24. Tapos, yung extension niya is 10 feet by 20 feet. Yun. Tapos, kay Sherelle is naman, ang tanong niya is, sis, magkano nagastos mo dyan? Wala kang kapitbahay? Yun nga sis, kulang-kulang 400k na po yung nagastos ko. At saka, marami po akong kapitbahay doon, kamag-anak ko lang din. Maliban lang dun sa may mga ilan-ilan na katabi ko nga pala is hindi ko kamag-anak kasi binenta ng auntie ko dun sa ibang tao instead, hindi sana pero hindi ko alam, binenta niya. Tapos, yun, may kapitbahay ako pero hindi po sila nasali nung pagkuha ng video ng kapatid ko kasi wala pa po yung bahay. So, nung ginawa po kasi yung video, yung pagkuha ng video ng bahay ko is wala pa po akong kapitbahay. Pero ngayon, may kapitbahay na ako. At saka, banda malayo-layo sa akin, sa bandang left, marami na pong bahay doon. Mga kamag-anak ko po lahat. At yun pong lugar na yun is, minana po yun ng mga auntie, papa ko sa magulang nila. Tapos yung bahay na pinatayuan ko is dapat manay yun ng tatay ko. Kaso hindi niya tinanggap nung binigay sa kanya ng nanay niya. Pero gusto niya na ibenta sa akin. So ako yung bumili sa manay niya at tapos yung pera na bayad sa lupa is binigay ko sa lola ko which is nanay ng tatay ko. Gusto niya kasi na mapakinabangan pa ng nanay ko yung lupa para may magamit siya sa pambili ng gamot tsaka pagkain. Yun. Tapos, Leah Kagula. Tanong naman niya, shout out sa iyo, Leah Kagula. Ang tanong naman niya is, magkano lahat na gastos mo dyan, ma'am? Oo, yun nga, is 400, about 400k na po siya, sis. And thank you for your comment. And then also, shout out to Annalyn Santilan. Nagtanong naman siya, magkano na nagastos mo, kabayan? Ilang square meter? Yung bahay ko is, yung without the extension, is 42 square meter. And then yung extension ng bahay ko na pinagawa is, hindi ko alam sa square meter. Ang alam ko lang is 10 feet by 20 yung in-extend na kusina. At saka may shout out si Lee, oh may shout out. Ang tanong naman ni Lane Joyce. Lenny Joyce. Tanong niya sa akin, sis, magkano nagastos mo sa bubong sa bahay mo? Yung bubong ng bahay ko po is 35k? Yeah, 35k yung color up na bubong is 35k po siya. And then,
Aba, ano? Anyway guys, hindi ko masyado kasing maalala kung magkano na lahat. So, nagtanong ako dun sa nagplano ng bahay ko. Shout out sa iyo, Kuya Billy. Nagtanong po ako kay Kuya Billy na siya po yung nagplano sa bahay ko. At tinanong ko siya, sabi niya about 400k na daw, sabi niya ganun. Ano kasi sis, hindi ko kasi nilista yung mga binili, pinabili, yung mga pinadala ko doon kasi may stress ako. Bakit ang laki-laki ng gastos? Pero ang naalala ko is yung ano, yung andun ako, ako yung bumili, yung pagpapaumpisa pa lang ng pagpapatay ng bahay ko, ako yung bumili sa Garaba, tapos Haloblox, Kabilya, tapos yung steel, ako bumili nun, tapos siminto, hindi ko maalala kung ilang sako ng siminto yun, basta ang nabayaran ko is more than 100, oh hindi, dapat mabayaran ko is like more than 100k. Pero yung hardware kasi kamag-anak ng ex ko, so nabigyan nila ako ng discount, so instead of like something 100k yon, binigay lang sa akin na 95k. So yun. Tapos yung sa bubong ko naman, yung color of is 35k po yon. Tapos yung mga bintana, 35k din yon, pero nabigyan ako ng discount, so naging 33k na lang siya. Tapos ano pa ba? Yung main door at saka yung sa likuran is yung door is, nagtaka ko ba't ang mahal? Mahal pala yung mga pintuan, no? 5,000 its door is 5,000. So sabi ko, oy, ang mahal, akala ko 1,000 lang yung mga ganun-ganun. Ang mahal pala. So parang nabigla ako sa presyo. So yung dalawang kwarto ng bahay ko, hindi ko muna siya pinalagyan ng pintuan kasi ang ano naman is main at saka sa likuran yung dapat talaga meron para walang makapasok habang wala ako doon at habang hindi pa siya tapos, baka kung hindi ko lagyan ng pinto may magpupunta doon tapos maglalaro-laro. Tapos ano, yung pagpapatayo nga pala ng bahay ko, ano kasi yun eh, yung sa lever, every 100 materials, 40% yung binayaran ko. So, in 100k, 40k yung hihingiin ng nagtrabaho ng bahay ko. Tapos, yun, yung natayo na yun, naubos na yung mga binili ko worth like 100k. Hindi ko na sila hinari kasi naghanap ako ng iba kasi para talagang namahalan na ako. Sorry Kuya Billy, talagang namahalan talaga ako. Sabi ko, oh my God, kaya ko ba to? So noon, kaya yung pagtrabaho din, sa kanilang nagtatrabaho pag may pinadala ako, yung ganon. Tapos kung mayroon akong gustong ipatrabaho na, kaya ganon yung nangyayari. Sorry guys, bulol ako magsalita. Bulol talaga ako. At saka, yung sa mga labor, dong sa natapos na yung 100k na materials, hindi ko na siya masyadong iniisip. Basta lang kung may hiningi sila sa akin, nagpapadala ako. Tapos minsan sinasabi ko, yung resibo ha, huwag niyo iwala. Kasi gusto ko pag-uwi ko, gusto ko makita ko yung resibo. Kahit hindi ko man alam ngayon, pero may resibo na nakatago na makikita ko pag-uwi ko. Yun. Tapos, ano pa ba? Oo, kasama na din, although, yung bahay ko, hindi pa po siya nakabitan ng kuryente, pero, nag-ano na po ako, may kubo kasi doon sa likod na, doon ko muna pinalagay yung kuryente, kasi kailangan kasi yun eh, pag nagka-welding sila doon sa ano, yung steel, so, nagpakabit ako ng kuryente, parang 12,000 or 13,000 yung nabayaran ko.
Pero doon sa bahay ko, hindi pa ako nagpa-install ng mga yung kakabitan ng ilaw, yung mga outlet, wala pa siya. Pero pagka may pera na siguro akong ibon, kung ano man, is sabi nung carpintero, si Kuya Billy, na ano daw, na unahin ko daw yung pagpapawiring. So, yun. Tapos may kinontak ako, sabi niya, yung ano na daw, wiring, saka pagpagawa ng mga kisame, 30,000 daw. Sabi ko, oh my God. Well, anyway, ganun talaga. Pero pagka may makita akong mababa ang kuha, siyempre maghahanap ako ng saan ako makakamura. And then, wala pa po siyang tiles, at saka yung CR, hindi pa po siya tapos. Naporma na siya, pero wala pa yung upuan, yung toilet bowl, wala pa. Tapos yung cabinet, wala pa. Saka na siguro. Yun. Basta ang unahin ko muna pagka nagkapera ako is wiring, tsaka patiles. Yun. So, guys, i-update ko kayo pagka magpapawirings na ako at saka magpapatiles ako sa bahay. And anyway, thank you so much for watching my video and commenting my video. And now I have a new video about my house. And anyway, don't forget to subscribe my channel and also hit the bell button there so that every time I upload the video, you can always get a notification. And please, if you like this video, give me a thumbs up. And thank you for watching. See you next time. Bye-bye.